Bapak Endang. Wall clock. Tuming stock wall clock na galing sa bodega. Ay umandat. So, paano natin ito mapapaandar? Tuturo ko sa iyo ngayon kung paano ito aayusin. Tara, samahan niyo ako. So, ito yung ano niya, kung bakit hindi siya nagkakonek. Kailangan natin linisin. Ito yun. Ito. Coil siya. Coil. Sa, tapos ito magnet. Sa, kailangan may dumaloy ditong kuryente para mag-produce siya ng magnet. Tapos ito, magnet to. Tapos, pag nag-produce to nag-magnet, magnet to, di iikot siya kasi. Pare sila may magnet. Yung pag, tandaan natin, pag yung dalawang magnet, nagtutulakan yan. Ito, nakapalibot sa kanya yung isang magnet. Kaya ang gagawin niya, iikot na lang siya. Pag napasukan siya ng kuryente. Kasi pag napasukan to ng kuryente, makakapag-produce siya ng magnet. Dahil dito sa coil. Yung kay Faraday's law, pag meron kang coil at saka current, makaproduce ka ng magnet. Kaya ito yon. Ang isa pa, DC ang ginamit kasi yung frequency ng DC hindi pa putol-putol, kaya DC ang ginamit para magkaproduce yan ng seconds. Kaya ang ikot nito paputol-putol, hindi katulad ng ang pag AC continuous sa kanyang frequency, yung wave niya, wavelength. Ito, yung wavelength ng DC, paputol-putol. Kaya, pag ganyan, pag DC ang ginamit, makapag-produce siya ng seconds. Pag ikot niya, parang seconds yun. Kada isang segundo. Kaya, ito ang DC ang ginamit sa relo. Ngayon, nilinisin natin to kasi, katagalan kasi nagkakaroon to ng kumbaga latak o kaya kalawang. Lilinisin siya para makapag-produce ng magnet. Makapag-produce dito. Mag-produce to ng magnet pag nadaanan ng kuryente. Linisin na natin ng liha. Liha lang naman pinanglilinis dito. Kakaskasin lang naman. Para dumalo yung kuryente.
kasama na rin itong mga to para sure. Kasi sa Tagalog, Katagalan, nagkakaroon to ng latak. Nagkakaroon ng, ano kaya, yung ano, hindi nakakadalo yung kuryente. Hindi nakapag-produce ng magnet yung battery. Yung ano, coil. Kasi hindi nakakadaan yung power na galing sa battery. Kailangan linisin to. Ilagay na natin. See, magnet siya, o dumidikit ako kasi magnet na siya. Okay, ilagay na natin to. Ito, yung dalawa nito, yan, ito ang nagko-contact dun sa battery. Kaya, kailangan natin linisin din. Pag nakapasok yung current dito, yung daloy ng battery, kung magkakaroon ng magnetic flux, papasok siya din, magkakaroon ng kuryente. Magkakaroon ng magnetic flux. Magiging magkakaroon ng magnet. Magpuproduce siya ng magnet. Yan o. Di. Pag umasok yung kuryente, itong ano, magnetize na siya, itong bakal. Magnetize siya, paikot. Eh, ilalagay mo to. Iikot to kasi pare magnet to magnet magtutulakan. Kaya lang DC ang ginamit, kaya paputol-putol, magiging seconds. Lalabas, magiging seconds siya. Try ko ilagay yung baterya. Si umaangat to. Kasi may magnet. Pag nakapix na siya, tanggalin ulit natin yan. So, ibabalikan natin itong mga piyesa. So, ipipix na natin. Yan. Ipipix na natin. Nalinis na rin natin yung para makadali yung kuryente. Ngayon, ibabalik na natin ito. Itatry lang natin itong seconds. Try natin ha.
So, try natin itong seconds. Tignan natin kung maandar. So, okay na. Okay, kabit na natin. Okay na, malinis na. Ba, ay balik na natin. Kailangan may gayahan tayo. Ito kanyang R. Yan. Hindi sila, hindi dapat ito nakababa kayo na eksakto. Kasi magbabanggaan ito mamaya. Angat natin konti. Ayan. Tapos ito namang minutes. Last a second. Try natin. Guys, ayos na, maandar na. And guys, ayos na. Thanks for watching and see you on my next video. At naniniwala ko sa kasabihan, hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, vlogger. Goodbye. Thanks for watching.